public area, sir. Public area. Yung baka magpanda na hoodie po, yung public area sa likod. Then, painting area, sir. Dito po yung magsasanitize sa magbibisla po. For a public area, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yung baka magpanda po yan, sir. Ito po yung side. Ito, pati na lang. Investigated side. So, ito ang sa 2021, ang hanggang October. Yes, sir. January 1, 2021. Pampira Police Station po, WCPD section. Hello.
Hi, ma'am. Hello, andito ako sa Pila Municipal Police Station, nag-i-inspect WCPD. Kaya lang, ba't na wala? And, I think everybody's excited to hear you. Can you say something? Ayan, ayan. Hello, magandang hapon sa inyo. Well, I'm here at Pila Municipal Police Station conducting inspection and visit. At nandito ko ngayon sa WCPD office ng Pila. Magandang opisina, ayan. Tingnan nyo. Kung makikita nyo, ito ko lang kayo dito sa... Ayan. Nakikita nyo ba? Ha? Nakikita nyo itong opisina? Please, pakibali naman ang mga kababalihan. Yes. Ang LGBTQ at ang mga kabataan, ang KKDAT. Okay. Binabati po lahat ng participants ng inyong webinar or Zoom meeting attended by all the WCPD personnel. Ang inyong activity ngayon organized by our Officers Ladies Club of PRO4A at kasama natin ng advisor ng OLC ay naandyan para tulungan ang ating mga kababaihan. Hindi lamang yung ating mga policewoman sa ating organisasyon, kung hindi kasama na rin pati ang mga asawa ng ating mga police personnel. Siyempre, male-dominated ang ating organization. More than 80% of our organization are male police band. At most of them ay may mga kabiyak. Kaya tinitingin din natin siyempre ang concern ng mga asawa ng ating mga police na lalaki. At the same time, pati na rin generally ang ating mga kabayan. So, I would like to extend our appreciation to the OLC as well as sa other stakeholders, KKTAT, at yung pa nating advocacy support groups for organizing this kind of meeting para sa kapakanan ng ating mga kababaihan, kabilang man ang ating organisasyon, o ito man ang asawa ng ating mga police or sa ating general population. Maraming salamat sa inyo. Sige, thank you. Ayan na. Babalik ko na. Yes, sir. Bye-bye, ma'am. Salamat, sige. See you tonight. Bye-bye. Sabi ko, sir, ito ang mga civilian, sir, sa mga client, ang mga support ko ng personal sa taas po. Ito sa mga bisita? Yes, sir, civilian, sir. Para ito tayo identity ko. Ito ang tinigaan niyo? Yes, sir. Yes, sir.
So, sino mo? Okay, magandang hapon sa inyo lahat. Dr. Rick, sir. Yes, nandito si Mayor at natay mga na naman tayo sa ating pagbisita. Palakpakan natin si Mayor Edgar Ramos. Sampo ng kanyang konseho sa pamuno ng ating Vice Mayor. Reggie. Bote. Yes, parang meron akong kasama sa RSAP na dati na konselyo ata o sa barangay pa. Sino ba sa dating pulis? Ewan ko sa pila ngayon. Anyway, naandito kami. Kasama ko ang some of our senior officers. The Commander of Area Police Command, the Police Lieutenant General, Ferdy Divina ng Southern Luzon. Palakpakan natin! At nandito din ang ating Regional Director ng PRO-4A, Police Brigadier General Eric Cruz. At ang inyong Provincial Director, Police Colonel Robert Campo. So, eto ang Chain of Command, ha? From the Chief PNP to the Commander of Area Police Command to the Regional Director, Provincial Director, at ang inyong Chief of Police. Palakpakan natin, Police Major. So, bahagi ito ng aking command visit dito sa Police Regional Office 4A. Kanina umaga ay ako ay nasa RSQ sa Camp Vicente Lim para sa ating celebration of 120th Police Service Anniversary. Pero for the past doon sa mga nakaraang mga buwan, nagkaroon akong pagkakataon na rin na bumisita sa ibang probinsya natin, Batangas PPO and Quezon PPO, dahil yung dalawang probinsya na yon ay hindi kagaya ng Laguna na kung hindi ECQ, AMECQ. Dito na nakaraang mga buwan tayo bumaba ang restriksyon. Kaya nga, nagkaroon ng pagkakataon na ngayon na magkaroon ako ng official visit dito sa atin sa Pro4A na huling visit ko na sa lahat ng mga region natin sa nationwide. At ang aking pagpunta dito ay bahagi ng sinasagawa kong pag-ikot to conduct inspection and visitation to different police units. At papunta ngayon ako sa ating PPO or Police Provincial Office Headquarters, Santa Cruz. Pero dumaan muna ako dito to check on your police station, to visit and inspect. At ang aking sinusulong nga, itong intensified cleanliness policy na kabisado nyo na. Sa aking pag-iikot sa buong Pilipinas at pagdalaw sa mga police station na aking napuntahan, ay nakita ko ang pagtugon ng ating mga kapulisan. At dito nga sa inyo, dito sa Pila Municipal Police Station, sa aking pag-iikot kasama ang ating mga senior officers, makikita natin itong police station na ito na sa loob at labas, sa paligid, sa taas at sa baba, malinis at presentable yung police station. Palakpakan natin. But
bakit natin binibigyan ng kahalagahan ang malinis na police station? Ito ang ating pangalawang bahay. Ito mga police station na ito, ito ang pinupuntahan ng mga kababayan natin pag meron silang idudulog na problema sa atin. Hindi yan pupunta sa akin sa Abgrame, hindi rin sa Camp Vicente Lim, kay RD, not even sa PSQ kay Carol Campo. Dito sa inyo pupunta ang mga kababayan natin dito sa pila. At kung pupunta dito, ang matatapnan ay madumi, mapanghi at dugyot na police station, eh anong klaseng respeto ang ating makukuha sa ating mga kababayan? Kaya, back to basic tayo. From the discipline that we are pursuing na mapataas, diyan ngayon tayo makikita ang ating mga kababayan na karapat-dapat sa kanilang pagbibigay sa atin ng kanilang kumpiyansa. And through that trust and confidence that will be converted sa kanilang pagtulong, sa kanilang kooperasyon, sa kanilang suporta sa atin na magiging basihan para lalo tayo maging epektibo sa ating trabaho. Mean to say, with all the programs that we have, ating kampanya against all forms of criminality, pati na rin ng illegal droga, kung meron man tayong remnants of insurgency, terrorism at cybercrime, eh lahat siya nandiyan na. Ang kailangan lang, mas maging epektibo tayo at nandun ating pabayad sa pagtulong sa kanila. Kaya nga through that very simplified program, which is the moral compass of what we are doing, we are gaining, we are winning the hearts and mind of the public that we serve. At yun ang kailangan natin. So, tatlong konsepto, intensified cleanliness policy. Ayan, nakita ko dyan. Cleanliness in the offices, cleanliness in the ranks, and cleanliness in the community. Cleanliness in the ranks, ito yung ating internal cleansing program. Ito yung hindi natin papayagan na may mga pulis tayo na nagbabalabi sa panlungkulan. Cleanliness in the community, ito na kayo yung programa natin para ang community natin maging malinis sa krimen. At anong basic? Disiplina. Disiplina na magsisimula sa kalinisan doon pa lang sa police station. Sino bang ayaw magtrabaho sa police station na ganito na napakalinis? Maganda para sa atin dahil ito ang pangalawang tahanan natin. At doon, napakasarap magtrabaho sa malinis na kapaligiran. Nalalaan na pwedeng magdulot ito ng malinis sa pag-iisip at ng pagsiservisyo sa mga tao na pupunta sa atin. So, sa aking pag-iikot at nabangit ko na kanina, sa lahat na aking napuntahan, ito, nakita ko, hindi lamang malinis, napaligid, pero talagang andun din ang mga effort ng ating mga kapulisan na gawing na landscape pa, may mga panalim. Kaya nga minsan, pagpasok ko pa lang doon sa compound, parang parke na. Pagpasok ko sa police station, parang nasa lobby ka ng hotel. Hindi natin na-require na ganoon, ang ating session, hindi man ito bago, hindi man kompletong gamit, pero kumalinis sa ayos at presentable, sapat-sapat na yun para sa lasting first impression na makukuha natin sa ating mga kababayan. So, I would like to thank you for your sa inyong patuloy na pagtugon sa ating mga simpleng programa ng habulan naman natin ay patuloy na tumaas ang kumpiyansa, respeto ng ating mga kababayan. So, bahagi na nito, na aking pamamahalam at in 11 days, I'll be retiring, I'll be bowing out of the service, but I can say to you that my first assignment ever when I was assigned, when I graduated from the PMA in 1987 is here in Laguna Constabulary Command. Ha? 2/3 as a junior officer of 2/3 PC Company of Laguna Constabulary Command. At bahagi itong pila doon sa aming mga areas doon as a constabulary officer. And now that I'm retiring, bowing out of the service, maganda na mapasalan ulit mabalikan itong aking unang assignment, ang Laguna. Laguna Constabulary Command na ngayon ay Laguna Police Provincial Office. So maraming salamat sa inyo at mabuhay ang pila ng certification. Salamat sa ating mga lokal, sa ating local chief executive na patuloy na tumutulong sa atin. Alam naman natin na sila mismo ang nakakaunawa na dapat ang pagtutulungan ng PNP ng LGU ay landing tayo nandyan. We cannot separate peace and development. Laging magkasama yan. At salamat po sa inyong tulong sa ating kapulisan. Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat.
Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat, ka-abangers!